Magandang araw at meron naman tayong magandang topic ngayon na tama ang narinig niyo, kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa power supply ng computer. Kasi ang power supply ng computer, ano? Yan ang nagsisilbing puso ng ating ating ginagamit na computer, no? Parang puso. Yan, parang puso. Okay, kasi siya yung nagsusupply ng voltage doon sa motherboard ng computer natin, ano, para gumana siya, okay, para magamit ninyo, okay. So dito sa video ko, pag-uusapan natin yan. Tanong at sagot naman tayo ngayon, ano? Meron akong hinandang tatlong tanong. Tatlo. Okay. Kasi nga doon sa mga nakaraang video ko, ano, sa tingin ko lang mas effective na paraan ito. Okay. Paano natin malalaman, ano, kung nasisira na yung ating power supply? Okay? Paano natin siya i-test? Ano? Okay, so ganito yan. Okay? Una, merong lumalabas na blue screen, okay, sa computer ninyo. Every time na i-start ninyo yung computer ninyo, ano, merong lumalabas na blue screen. Okay, so hindi kayo makapag-load ng operating system ninyo niyan. Okay? Tapos yung next naman ay yung kwan, nagre-restart siya. Ano? Kapag gumagamit kayo ng computer niyo, ano? Kusa lang siya na kwan, kusa lang siyang namamatay bigla habang ginagamit niyo yung computer niyo. Okay? So kapag ka nangyari 'yon, mga sign 'yan na nasisira na yung power supply ng computer niyo. Okay? Yung next naman ay pag pinindot mo yung power, no, hindi siya nag-on. Wala talagang power. Okay? So isa rin 'yan, okay? Tapos yung next na naman ay yung blower, ano, doon sa power supply na ginagamit din yung computer ay mabagal yung ikot niya. Okay? So yan ang mga makikita ninyong sign sa computer ninyo kung yung power supply ay nasisira na. Okay? Okay, punta naman tayo sa next na tanong. Ano naman ang dahilan kung bakit nasisira ang inyong power supply? Okay? So, ganito yan. Okay? Siyempre, ang power supply natin, ano, pag bumili kayo ng bago, yung lifespan ng mga power supply, usually nasa kwan yan, nasa 5 to 10 years. Okay? So, tingnan niyo yung manufacture na date doon sa power supply ninyo. Kasi mayroong nakalagay na date doon kung kailan siya na manufacture. Okay, so pero yung bibilangin niyo ay yung time na ginamit niyo.
yung power supply ninyo. Okay, kung kailan niyo na nabili. Okay? Kailan niyo nagamit yung power supply ninyo? Diyan ninyo bibilangin, okay? So sa tingin niyo kapag mga sobra ng 5 taon na niyo nagamit yung power supply ninyo, okay na 'yan. Minsan na pagka mga 5 to 10 years ano na ginagamit ninyo yung power supply, minsan from between 5 to 10 years nasisira na yung mga power supply. Okay, so okay na yan, okay na, pwede na, okay lang na palitan na ninyo ng bago. Okay, tapos yung next naman ay yung alikabok. Okay, yung kapag meron kayong nakikitang alikabok dito sa power supply ninyo, tingnan ninyo kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit nasisira yung power supply ng inyong computer. So pag gumagamit kayo ng computer, kailangan talaga na linisin ninyo yung blower fan sa loob ng power supply ninyo. Okay, so yung iba kasi ano yung ginagawa nila, no? Binabrush lang nila. Binabrush lang nila dito, ano. So yung tamang paraan kasi, no, yung tamang paraan na gawin ninyo, kailangan buksan talaga ninyo yung power supply. Mamaya sa tutorial ng video ko, tapakita ko doon kung paano. Okay? Tapos yung next naman ay yung power shortage or yung brownout. Okay? So kapag madalas yung brownout dyan sa inyo, ano, alam nyo, isa rin na dahilan yan na masisira yung power supply ng computer ninyo. Okay, so naituro ko na ito na syempre kapag madalas na nasisira, kapag madalas na nagkaka-brownout, ano, sa inyong lugar, so malaki yung chance na masisira yung power supply ng computer ninyo. Kaya doon ko na nire-recommend na gumamit kayo ng UPS. Okay, so ilalagay ko sa para panoorin ninyo yung purpose din ng UPS. Okay? Yung isa na naman, yung isang dahilan din, ano, na nasisira yung power supply ng ating mga computer ay kapag kumikidlat, ano, tapos tinamaan kumikidlat yung transmission line sa inyong lugar, tapos sa mga poste ba ng kuryente, tapos syempre dadaan yan sa mga distribution lines, ano, papasok na inyong bahay, so syempre yung current doon sa inyong sa bahay ninyo biglang tataas. So kaya nga ako, naalala ko nung maliit pa ako, ano, naalala ko na kapag bumabagyo, no, tapos kumikidlat, sabi ng mama ko na kailangan patayin yung TV, patayin yung refrigerator, yung mga malalaki yung load, kasi masisira daw kapag tinamaan ang kidlat. So sa tingin ko, tama yun, tama. Talagang masisira kasi malaki, mataas yung current na biglang papasok doon. So pero alam niyo ko, bihira lang naman, ano, pero mas mabuti na siyempre sundin natin sila kasi alam nila, nakasiguro na-experience nila. So sa tingin ko, tama. So yung next naman ay nagkaka-overload yung ating power supply. So ibig sabihin ng overloading sa power supply, doon sa loob ng system unit mo, dalawa yung DVD-ROM mo, ganun, dalawa,
or tatlo yung DVD. Merong, alam nyo, meron akong kilala na hindi ko maintindihan eh. Dalawa yung tatlo. Tatlo yung DVD drive niya. Tatlo. Merong, kasi hindi ko maintindihan bakit ganun. Usually dapat isa lang eh, di ba? Sa system unit natin, ano, dapat isang DVD or writable naman dyan kung meron kayo, ano. So, yung DVD writable, pwede din naman makaread yan eh. So, bakit kailangan mo pa maglagay ng dalawang kwan? Dalawang DVD drive, di ba? Isa lang. So, isang DVD lang, ganun. Tapos, isang hard disk, di ba? Wag na kayo maglagay ng dalawang hard disk sa loob ng system ninyo, ano? Kasi nagkaka-overload yung power supply natin, yung ginagamit ninyong power supply. Kasi syempre bibigyan nyo pa ng load yan eh. Diba? So, I mean, kwan, yung mga hard disk na ilalagay ninyo, example, dalawa or tatlong hard disk sa SIM unit ninyo, no? Siyempre, yung power supply ninyo, yung magsusupply pa dyan. So, advice ko sa inyo, ano, kung kailangan talaga ninyo ng additional na kwan, na storage, so, yung ilagay ninyo na hard drive, yung malaki na lang. Example, yung 1 terabyte. Diba? So, ganun. Tapos kung kwan, meron kayong talagang maraming kailangan na storage na ilagay, ano, gumamit na lang kayo ng kwan. Gumamit na lang kayo ng external USB. Okay? Yung external USB na hard disk, yung hard disk ng laptop. So, isa yan sa mga tingin kong mga kwan, mga dahilan kung bakit nasisira yung power supply. So, kung pwede lang, ano, dapat isa lang, isang hard drive lang. Okay, isang DVD ROM, isang hard drive para sa system unit. Okay. Yun lang. Okay, napunta naman tayo sa next na tanong, ano. Ano naman yung sign, ano, na, or palatandaan, na kailangan na nating i-test or i-check yung ginagamit na ninyong power supply, ano? Okay. So, ganito yan, ano? Siyempre, ganito yung gawin ninyo. So, i-turn off muna ninyo yung ginagamit ninyong computer dyan, ano? Tapos, i-hawakan ninyo. Hawakan ninyo. Hawakan ninyo siya. Dapat, hindi siya masyadong mainit. Dapat maligam-gam lang siya, hindi siya masyadong mainit, okay? Tapos yung next naman, okay, tignan ninyo kung marami siyang alikabok dito sa may blower niya. Kapag marami na siyang alikabok, ano, doon sa kwan, kailangan ninyong i-check yung power supply ninyo. Yung next naman, kung gumagamit kayo ng computer niyo, ano, tapos bigla lang siya mag-restart mag-isa. Okay? Tapos nagre-restart ba? Tapos bumabalik na naman. Tapos maya-maya nagre-restart. Alam niyo isang sign din 'yan na nasisira na yung power supply or kailangan ninyong i-check. Kasi baka kailangan na ninyong palitan. Okay. So sana makatulong itong ginawa kong video para sa inyo, ano. Alam niyo, kwan, sana, kwan, matutunan ninyo kung paano gamitin yung multimeter, na kasi kailangan yan para i-test yung power supply ninyo dyan.
Okay, so kung bago ka pa lang dito sa aking channel, tapos kailangan mo yung mga mga solusyon, mga computer, kung paano ayusin, i-click mo yung subscribe button sa baba para ma-notify ka kapag nag-upload ako ng mga videos. Okay? So, okay. Punta na tayo sa tutorial ng ginawa kong video. Okay? Okay. So, yung una natin gagawin ay gagamit tayo ng paperclip. Okay? Kasi yan yung magsisilbing power switch natin kapag itetest na natin yung power supply. Okay? So, putulin lang sa gitna kasi dalawa yung pwede natin gawin dyan. Okay? Tapos, babalatan natin yung bawat dulo. Okay? Okay, ito ang magsisilbing color guide natin. Okay? So, i-take down ninyo. Okay, yung nakikita ninyo na green wire dyan, yan ay yung magiging power switch natin. So, lahat ng black na wire na nakikita ninyo, yan ay yung ground. So, i-short natin yung green na wire sa kahit anong black na wire dyan. So, dahil yung lock ay nasa tabi lang ng green na wire, so doon natin short. Okay, yung lock at saka yung green na wire. So ipa-plug na natin. Okay, so kung meron kayong nakahanda na na multimeter dyan, i-set lang ninyo sa 20 volts. Yung red, ilagay ninyo sa volts, tsaka yung ground, okay? So, itetest na natin yung lahat na nakikita ninyo na black na wire, tulad ng sinabi ko, yan ay yung ground niya. Okay, so lahat ng red na wire na nakikita ninyo dyan, yan ay yung 5 volts positive. Okay? So, kailangan hindi bababa ng 4.2 at hindi siya tataas ng 5.8. Okay? So, 5.6 siya. So, kuha na siya. Nasa gitna. Okay? So, next naman ay yung yellow na wire. Yan ay yung 12 volts. Okay? So, lahat na nakikita ninyong yellow na wire dyan sa power supply, yan ay 12 volts. Naman tayo sa next, yung orange naman na wire na nakikita ninyo ay yan ay yung 3.3 positive. Okay, so sa 3.3 na orange na wire, so yung reading natin is 3.4.
So, okay siya. Pasok siya. Okay? So, ganun lang mag-test. So, napakadali lang. So, pagtapos na kayo gamitin yung multimeter, ay switch off na ninyo. Okay? So, hindi lang dyan nagtatapos, ano? Kapag nag-test kayo ng power supply, naituro ko na ito doon sa mga nagawa kong video. Okay? So, ang gagawin naman natin ngayon ay ayusin natin yung blower niya. I-check natin. Linisan natin. Okay? Siya nga pala, no? Kapag maglilinis kayo ng blower, gawin ninyo na hindi naka-plug yung power supply. So, itong ginawa kong video, makikita niyo yan doon sa may, yung tungkol sa may blower, kung paano ayusin. Okay? Siyempre ay yung butas na yan dyan tayo maglalagay na all purpose na oil kasi yan yung sekreto ko eh. Yan yung pinagawa ko kailangan dapat kasi malalakas yung ikot ng blower para hindi mag-overheat yung power supply natin. Kasi alam nyo kapag bumagal na yung ikot niya, no? Mga blower pan na yan, dyan nasisira yung mga power supply kasi pagka nag-overheat siya, magbabago na yung output na voltage niya or masisira yung mga components niya sa loob. Okay? So, lagi ninyong i-check malakas yung ikot ng inyong mga blower fan. Okay? So, ganun lang. Kung paano nyo tinanggal, doon nyo rin ibabalik. Dalawang screw lang yung ilalagay ko dyan para madali ko lang tanggalin kapag lilinisan ko na. Pero kapag kinabit na ninyo sa inyong system unit, kailangan apat na screw talaga.
Okay. So susubukan na natin siya na i-turn on. Okay, so tulad ng sinabi ko kanina, ano? Huwag niyong gawin yan na i-turn on ninyo. Kasi open kasi siya, pwede kayong makuryente, ano? Kasi dyan sa video ko, dito sa ginawa kong video, ay pinakita ko lang para makita ninyo. Okay, so kung nakikita ninyo, malakas yung ikot. Okay, kasi meron siyang all purpose, ay meron siyang fluid doon sa loob or oil na nilagay ako. Okay, so sinubukan kong lagyan ng tissue para sana makita ninyo na malakas yung ikot niya. Okay, mag-test. So huwag niyo yung itapon, ha, yung clip na ginawa natin, kasi sa kapag nagte-test kayo ng ibang power supply naman, gagamitin na naman ulit ninyo yan. Okay, so itago lang ninyo or i-kuha nyo dyan na madali ninyong makita kapag kailangan na ninyo. Okay, ikakabinan ninyo yan power supply sa inyong system unit, kailangan apat talaga yung screw na i-gamit ninyo. Sana ay meron kayong natutunan dito sa ginawa kong video. Maraming salamat sa panonood, and God bless.